Love-based na kinahihiya ng lalaki ang kanyang asawang babae, lalong-lalo na noong pumunta sila sa may company party. Kaya naman pinakilala niya lamang ito bilang kanyang katulong. Ngunit, makalipas ang ilang mga taon pagkatapos nilang maghiwalay, nagsitaasan ang kanyang mga balahibo nang marinig niya kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan at hindi ka maniniwala sa sumunod na nangyari. Isa iyong magandang gabi na ang kalangitan ay napupuno ng mga bituin habang sa bahay naman nila Michael ay abalang-abala silang mag-asawa kasama ang babaeng si Anna. Habang nagbibihis ang lalaking si Michael, suot-suot ang kanyang eleganteng suit. Nasasabik na siya para sa kanilang gagawing party sa kumpanya dahil isa yung special na okasyon na kung saan ay magkakaroon siya ng oras upang makihalubilo at gumawa ng koneksyon sa iba nilang mga kliyente. Gayunpaman, isang pag-iisip ang labis na nagpapabalisa sa lalaki. Kailangan niya kasing isama ang kanyang asawa sa nasabing party. Habang tinitignan ni Michael ang kanyang sarili sa salamin, inaayos ng lalaki ang kanyang korbata at isinusuot ang kanyang mamahaling relo. Galit niyang iniisip kung anong klaseng babaeng asawa ang meron siya. Bakit kasi hindi magandang babae yung makakasama ko sa party? Bakit kasi napakapangit ang asawa ko? Maganda naman yung trabaho ko. Matipuno naman akong lalaki. Pwedeng-pwede naman akong kumuha ng kahit na sinong babae diyang maganda at sexy. Yung pasok sa standards ko. Paano ko ba nagawang paksalan tong babaeng to? Tanong niya sa kanyang sarili habang naiinis na iniisip ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit lingid sa kalaman ni Michael, hindi naman talaga siya ganun kagwapuhan na lalaki. Hindi rin naman siya ganun katalino. Malayong malayo sa kanyang iniisip sa sarili. Sadyang mataas lang ang kanyang ego at punong-puno ng narsisismo ang kanyang katawan. Ayaw niyang isama ang kanyang asawa sa event. Pero kasi parte iyon para sa mga empleyado at pamilya nila. Hey babae, halika na nga! Mauhuli pa tayo sa party, ang bagal-bagal mong kumilos. Naiinip niyang sabi. Patapos niya rin ako mahal. Malumanay naman ang sagot ng kanyang asawang babae. Samantala para kay Michael ay naiinis na siya sa idea na kahit naman gumugol ng ilang oras ang kanyang asawa sa pag-aayos ng kanyang mukha at kasuotan, ay hindi naman ito gaganda pa. Na kung saan sa kanyang isipan, napagkumpara niya pa ang kanyang asawa sa isang matandang babae na wala ng chance ang gumanda pa. Kaya naman habang nakaupo ang lalaking si Michael sa kanilang armchair at hindi mapakali ang kanyang mga paa, dismayado niyang inaalala ang kanyang mga naging desisyon. Bakit ko ba kasi yun pinakasalahan? Paulit-ulit na tanong niya sa kanyang isipan habang nakakaramdam ng pinaghalong pagkainis at malaking pagsisisi. Napakaganda ng position ko sa trabaho ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na magandang babaeng papaksalan ko. Samantala si Anna naman na puno ng pananabik na nasa kabilang silid ay sobrang saya. Dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng 9 taon na magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang mga katrabaho ng asawa niyang si Michael. Para sa kawawang babae, ang okasyon nito ay isang napaka-espesyal na pagkakataon. Isang pambihirang sandali upang makawala siya sa nakagawi ang gawain na ginagawa niya sa pang-araw-araw. At ngayon ay pwede niya nang makita ang mundo ng kanyang asawa. Matatapos na ako mahal, nakangiti niyang sagot. Halata sa tono niya ang pagmamadali habang sinisikap niyang huwag pabayaan ang kanyang minamahal niya si Michael. Nauunawaan ni Anna ang pagkainip ni Michael ngunit determinado siyang nagawing hindi makakalimutan ang gabi na iyon. At gusto niya ring magpa-impress sa kanyang asawa. Hanggang sa wakas nga ay lumabas na siya sa kwarto. Nakasuot ng isang eleganteng itim na dress. Bagamat hindi ito ang pinakamagandang damit na pwede niyang masuot, ngunit isa rin itong patunay ng kanyang pagiging maparaan. Dahil ang damit na ito ay binili niya lamang sa isang ukay-ukay. Dahil napakatagal na rin ang panahon na hindi siya nabilhan ng magandang kasuotan ng kanyang asawa. At sa kabila ng ginawa niyang pag-aabala para malinis at maisaayos ang kanyang sarili, ang kanyang pagod na itsura ay talaga namang hindi nagustuhan ni Michael. Tinignan lamang siya ng lalaki na may klarong ekspresyon ng pagkadismaya sa kanyang mukha na kung saan ay hindi man lamang tinago ni Michael ang kanyang pagkadismaya. Tapos na ako mahal, alis na ba tayo? Saad ni Anna.
na hindi man lang napapansin kung gaanong nandidiri ang kanyang asawa sa kanya. Noong gabing iyon ay talaga namang nagliliwanag sa kasiyahan si Anna. Ngunit para kay Michael, ang panlabas na itsura ni Anna ay isa lamang paalala sa kanya sa mga pinagsisisihan niya sa kanyang buhay. Tuloy na nga silang umalis na ng bahay, pumasok sa sasakyan at nagmaneho na ang lalaki ng tahimik lamang sa daan. Hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan kung ano nga ba ang mangyayari para sa gabing iyon. Nag-aalala siya sa kung ano ang iisipin ng mga tao sa kanyang asawa na si Anna. Naiipit kasi siya sa dalawang sitwasyon. Ito ay ang obligasyon niya na dalhin si Anna sa event, ngunit gusto niya ring magmistulang mag-isa lamang siya na naroroon. Sa katunayan niyan, ayaw niyang malaman ng mga tao na asawa niya nga si Anna. Natatakot kasi siya na kapag nakita nila ang itsura nito, ay baka mawalan na ng respeto ang kanyang mga katrabaho sa kanya. Habang nagmamaneho nga sila papunta sa kampa ni Evan, binigyan ni Michael ng isang seryosong tingin at mapanghusgan niyang sinabi sa kanyang asawa na manatili lamang na tahimik sa kasagsagan ng party. Siguradong pagdating natin doon, Anna, kakausapin ako ng mga boss at katrabaho ko. At hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na samahan pa kita o makipag-usap pa sa'yo. Naintindihan mo? Kaya tikum-tikumin mo na lang yung bibig mo. Saad ng lalaki. Habang sinusubukang kontrolin ang lahat ng aspeto para sa gabi na iyon. Nakaramdam naman si Anna ng kalungkutan sa masasakit na salitang tinanggap niya mula kay Michael. Ngunit naniniwala na lamang siya. Gusto lamang siyang protektahan ni Michael. Si Anna ay galing sa isang simpleng pamilya sa Kanayunan kung saan limitado ang formal na edukasyon na pwedeng matanggap ng mga kabataan. Sa katunayan niyan, ang nangyaring kasal niya kay Michael ay isa lamang arranged marriage na ginawa ng kanyang ama. Ang tatay ni Anna ay isang magsasaka, matanda na, ngunit isang tradisyonal na lalaki. Kung saan ang napagkasunduan nila ni Michael ay papakasalan ni Michael ang kanyang anak at kapalit nito ay magpapadala ang tatay ni Anna sa kanya ng buwan-buwan na pera. Basta't malaman lamang ng matanda na inaalagaan niyang mabuti si Anna. At sa loob nga ng 15 taon nilang pagsasama, inilaan ni Anna ang kanyang sarili sa pagtupad sa bawat pagnanais ni Michael, na itinatago niya na nga ang kanyang sariling mga pagkabigo. Hindi niya kailanman sinabi kay Michael ang lahat ng kanyang problema. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanilang buhay na magkasama ay minarkahan ng kalungkutan at kawalan ng pagmamahal. Halatang halata kasi kay Michael na dumidistansya ito kay Anna. Kaya naman bilang babae, ay ramdam na ramdam ni Anna na wala siyang natatanggap na kahit na anong uri ng pagmamahal, mapapisikal man yan o salita. Pinangarap din kasi ni Anna na maging isang nanay, na kung saan, isa itong pangarap na mula pagkabata ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ngunit ang bagay na ito ay hindi rin nila mapagkasunduan ni Michael. Lagi lamang kasi isinasantabi ni Michael ang mga pansariling pangangailangan ni Anna, na kung saan ay hindi man lang ito magkaroon ng panibagong mga ginagawa sa buhay o di naman kaya ay panibagong mga karanasan na sana ay makakatulong sana sa babae. Ni ang kanyang edukasyon ay hindi na nga napagpatuloy pa ni Anna at ang laging rason ni Michael ay maaaring makakilala si Anna ng ibang masasamang lalaki na pwedeng ang magdulot para maghiwalay pa sila at tuluyang makuha si Anna ng ibang lalaki. Isang rason na napakahirap intindihin para sa marami sa atin. Ngunit lahat ng ito ay nilunok lamang ni Anna. Ano, Anna? Gusto mo ba talagang mag-aral? Pero dapat alam mo, ha? Maraming masasamang lalaki na pwede kang makasalumuha sa college. Baka magdulot pa yun para maghiwalay tayo. Ito ang laging pananakot na sinasabi ni Michael sa babae. Dahil na rin siguro sa pag-ibig o dahil na rin sa takot na nararamdaman ni Anna, binitawan na nga ng kawawang babae ang kanyang mga pangarap at hangarin sa buhay. Buong-buo niyang inalay ang sarili niya sa lalaki, sa kanyang asawa. At sa gabing iyon nga, gayunpaman, tila may kakaiba sa kanya. Tunay naman na nasasabik si Anna na sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong makilala ang mga taong nakapaligid sa trabaho ni Michael at ang mga taong nakakasama niya sa araw-araw. Oh mahal, alam mo ba? Masayang masaya ako. Gusto ko kasi talagang makita kung saan ka nagtatrabaho at makilala yung mga kaibigan mo. Aniya, tuwang-tuwa talaga siya sa pag-asang
tuluyan na nga siyang magiging bahagi ng buhay ng lalaki, kahit isang gabi lamang. Gayunpaman, hindi naging maganda ang tugon ni Michael sa kanya, na punong-puno nga ito ng kabastusan, na para pang gusto niyang ipaalala ang kanyang dominanteng posisyon sa relasyon. Oo, Ana, pero gaya nga ng sabi ko, pagdating natin doon, mas mabuting isara mo na lang yung bibig mo. Seryoso niyang saan? Bagamat sanay na siya sa ganoong pagtatrato, nasasaktan pa rin naman si Ana. Pero kahit na ganoon, hindi naman nawala ng tuluyan ang kanyang pananabik para sa mangyayari sa gabi ngayon. Pinapalakas pa rin siya ng pag-asa na kahit papaano, ang party na iyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kanyang malungkot at sunod-sunuran lamang na buhay. Dumating na nga ang mag-asawa sa may event ng kumpanya. Bumungad sa kanilang dalawa ang isang napakagandang pasilyo na punong-puno ng palamuti na nagpapakita lamang kung gaano kaprestiyoso ang kumpanyang ito na pinagtatrabuhuan ni Michael na kung saan ay isa nga siyang manager. Naglakad ang lalaki papasok. Suot-suot ang kanyang napakagandang suit at mamahaling relo. Sa bawat galaw niya ay mahahalata mo ang kumpiyansa sa kanya na tila ba ay sanay siyang maging sentro ng atensyon ng mga tao. At sa tabi naman ni Michael ay nakatayo si Ana. Mukhang pagod na pagod sa kanyang simpleng kasuotan. Sa gitna ng mga kumikinang na dekorasyon at magagandang kasuotan ng mga tao sa year-end party na ginaganap. Malaking bagay kasi ito para sa lahat ng mga nagtatrabaho sa kumpanya. Ngunit, kailanman ay hindi pa dinadala ni Michael ang kanyang asawa sa ganitong mga pagtitipon. Sa halip, lagi niya lang kinikwento ang kanyang sarili bilang isang supermodel na nagdedesenyo ng mga damit na kung saan ay pinagmamalaki pa nga ng lalaki na kung saan saang estado at bansa na siya nakakapunta. Gayunpaman, sa taong ito ay hindi na yun magagawa ni Michael dahil sa nirequired na ng kumpanya na dumalo ang mga asawa ng kanika nilang mga empleyado. Kaya naman, dalawang imbitasyon ang binigay sa bawat isa upang sa gayon ay makakasiguradong may kasama ang kanilang mga empleyado na a-attend sa party. Pagpasok nga sa ballroom, agad na binigyan ni Michael si Ana ng isang lihim na tagubili na tinatakpan ng kanyang tunay na motibo. "Hoy Ana, kung may magtatanong, huwag mong sasabihin na asawa kita. Sabihin mo, sinamahan mo lang ako. Naintindihan mo? Kaya nang magtanong kung ano-ano, magkakaroon kasi ng laro mamaya. Huhulaan natin yung asawa ng isa't isa. At gusto ko na maging sorpresa yon. Okay ba?" Pagsisinungaling ni Michael. Inosente at nasasabik naman sa laro, agad na sumang-ayon ang babaeng si Ana. Hindi niya alam na ang kahilingan ni Michael ay para lamang itago ang kanyang kahihiyan sa kanya. "Pero ngayon, pumunta ko muna sa bar. Kumuha ka ng inumin namin ng mga katrabaho ko." Dagdag pa ng lalaki. Pero nang biglang lumapit ang iba niyang mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa kanyang asawa, mabilis na gumawa ng dahilan ng lalaki. "Nako, yun ba yung kasama ko? Katulong lang namin siya. Nasa Greece ang asawa ko at nagpe-present ng bagong collection. Pero kasi yung misis ko, napakabait talaga nun. Kaya hinayaan niya lang akong isama yung kasambahay namin. Para kahit papaano maka-enjoy naman yun, kahit isang araw lang ng karangian. Kahit minsan lang, di ba? Ang bait talaga ng misis ko." Saad niya. Ang kanyang mga kaibigan naman na sanay na sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang kaakit-akit na asawa, ay tila ba tinanggap na lamang ang paliwanag at hindi na nagtanong pa ng kung ano. Napatingin sila kay Ana na tila anino lamang sa tabi ni Michael. Agad nilang napansin ang tuyong buhok nito at matandang balat na nagbibigay ng impresyon na mas matanda siyang tignan kumpara sa kanyang edad, kahit pa sa kabila ng katotohanan na 4 na taon naman siyang mas bata kay Michael. Sinubukan ni Ana na maging maganda, ngunit ang kawalan niya ng pangangalaga sa sarili ay mahahalata ng kahit na sino. Lalo lamang kasi siyang nakaramdam ng pag-iisa at kalungkutan sa loob ng mga panahon na nagsasama sila ng kanyang asawa, kung saan ang kawalan ng atensyon at pagmamahal ng kanyang asawa ay naging hadlang sa kanyang pagtupad sa kanyang mga pangarap na magkaroon ng mga anak. Ibinigay niya ang lahat para pasiyahin ang lalaking si Michael, kahit na masungit ito sa kanya at palaging kagustuhan lamang nito ang nasusunod. Habang lumalalim pa nga ang gabi, lalo lamang nararamdaman ni Ana na tila ba wala siya sa tamang lugar at hindi siya nakikita ng kahit na sino. Kaya naman naglakad-lakad siya sa ballroom at doon ay napansin
ang mga mapanghusgang sulyap at bulong na lumalabas sa paligid niya. Tignan mo yung babaeng kasama ni Michael. Ito ang mga bulungan na kalimitang sinusundan ng mahihinang tawa. Sinubukan naman niyang manatiling kalmado. Ngunit ang kahihiyan at kalungkutan ay halos hindi niya natuluyan pang mabata. Ang gabi ngayon ay napuno ng napakahabang kalungkutan para kay Anna. Nasa kabila ng kanyang pagod at malungkot na anyo, ay may kislap pa rin ang pag-asa na may magandang mangyayari sa masakit na karanasang ito. Ngunit talaga namang napakalayo ng gabi ngayon sa kanyang inaasahan. Dahil sa mga oras din na iyon, ang katotohanan tungkol sa kanilang kasal at ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa ay malapit ng mahayag sa pinakamalupit na paraan. Napuno ng tawanan at masiglang kwentuhan ng party sa kumpanya nila Michael kung saan siya nagtatrabaho. Habang nag-uusap-usap ang mga empleyado at ang kanilang mga kasama sa gitna ng magarbong dekorasyon, si Anna naman na ang asawa ng isa sa mga empleyado ay lalo lamang nawawala ng amor sa mga nangyayari dahil hindi siya halos pinapansin ng lahat ng mga naroroon. Pinapanood niya naman ang kanyang asawang si Michael na tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan habang sinusubukang panatilihin ang kanyang pagiging inosente at itago ang kanyang pagiging malupit na lalaki. Kaya naman, sinunod din naman ni Anna ang kanyang payo na kung saan ay hindi niya rin binunyag na siya nga ang tunay na asawa ni Michael. Bilang isang simpleng babae si Anna at mapagkumbaba, simula pa naman noon ay nakakaramdam na siya ng takot sa mundo ng kumpanya ng kanyang asawa. Ang buong akala niya na isang masayang laro lamang ang lahat na kung saan ay nagkukunwari lamang siya bilang isang normal na bisita para hulaan ng mga katrabaho ni Michael kung asawa nga ba talaga siya nito. Ngunit ang mga bagay ay malapit nang maging seryoso. Habang lumalalim kasi ang gabi, napansin niya na ang isang kakaibang bagay tungkol kay Michael. Siya at ang mga kaibigan nito ay lantarang nagko-komento sa mga kaakit-akit na babae sa paligid na tila ba hindi nila pinapansin ang presensya ni Anna na tunay na asawa ni Michael. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkalito at sakit. Doon ay nagsimula ng pagdudahan ni Anna ang tungkol sa respeto at pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa dahil sa pagkabigong kanyang nararamdaman na pagdesisyonan niya na lamang umalis. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Michael na iminungkahi lamang sa kanya na uminom para gumaan ang pakiramdam. Nang bumalik si Anna na may dalang inumin, narinig niya ang isang pag-uusap na talaga namang dumurog sa kanyang puso. Tinanong ng isang babae si Michael tungkol sa maliit na babae na kasama niya. Iniisip kung asawa niya ba ito. At sa takot ni Anna, walang pusong sumagot si Michael ng mga katagang, "Ha? Anong asawa? Yung pangit na babae na yun? Hindi, eh katulong ko yan. Dinala ko lang yan dahil sa awa." Saad nito, hindi napigilan ni Anna ang kanyang mga luha at agad siyang bumagsak sa harap ng lahat na inihahayag ang kanyang sarili bilang asawa ni Michael at ito ay nagdulot ng isang malaking eksena. Ang revelasyon na ito ay bumigla sa lahat ng nararoon. Si Michael naman na ngayon ay nahihiya na ay sinubukang humingi ng tawad. Ngunit determinado na si Anna. Inihayag niya ang kanyang desisyon na iwan siya. Ngayon ay naiwan na nga si Michael at kailangan niyang harapin ang mga resulta ng kanyang panloloko at pangmamaliit sa sarili niyang asawa. Habang naglalakad paalis si Anna, alam niya kung gaanong kahiyan ang naidulot ng kanyang ginawa para kay Michael sa harap ng kanyang mga katrabaho. Dito na nagsimulang maging kakilakilabot ang buhay ni Michael. At ito ang kinahinatnan niya dahil sa panlilinlang na kanyang ginawa. Matapos ang isang masakit na divorce na nangyari, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na wala na ngang dahilan sa buhay. Punong-puno na siya ng kasawian. Nawala na siya ng suporta na natatanggap niya mula sa kanyang biyanan, sa tatay ni Anna. Naging paksa din siya ng chismis at pangungutya sa sariling kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Nasa kalaunan ay nagdulot para mawalan siya ng trabaho dahil sa kahihiyang dinala niya sa kanyang sarili. Pero hindi lamang dito natatapos ang lahat. Nagtrending din kasi ang ginawa niya at napabalita ito mula sa social media hanggang sa mga dyaryo na nagdulot para malaman ng buong mundo ang kanyang kahihiyan. Ngayon nga na wala na siyang trabaho, wala ng suporta
at ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nadurog, si Michael ay nahaharap sa isang malungkot na katotohanan. Sa kabila ng kanyang desperadong pagtatangka na makipagkasundo at mabalikan ang kanyang asawa, tumanggi itong bumalik sa kanya. Nainiwan nga siya ni Anna upang ayusin ang kanyang sarili. Sa loob ng 5 mahahabang taon, tinais niya ang napakahirap na buhay na kung saan ang trabaho niya ngayon ay napakalayo na sa kanyang kinagisnan. Nagtatrabaho na siya bilang isang construction worker at kinikilangan niya ngang gumawa sa ilalim ng tirik na araw. Ang dati niyang komportableng pamumuhay ay isa na ngayong malayong alaala. Bukod sa pagiging isang construction worker, nagtitinda na lamang din siya ng kung ano-anong mga candy at mga mineral water sa gilid ng kalsada. Ginagawa niya ito para lamang mabuhay. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at talaga namang masasabi nating walang awa. At nang wala nga siyang matatag na kita, tuluyan siyang nawala ng tahanan at mga ari-arian na nagdulot para siya ay tuluyang mabankrap. Ang sira niyang reputasyon ay lagi niyang daladala saan man siya magpunta. Kaya halos imposible na siyang makahanap ng trabaho o mabawi man lang ang kanyang katayuan sa lipunan. Noon kasi, siya ay maasa sa pera ng kanyang biyanan upang mapanatili ang kanyang maluhong pamumuhay. Na kung saan ang mga panahon na ito ay ginagastos niya ang lahat ng mga perang natatanggap niya sa tatay ni Anna para sa kanyang sarili lamang, na hindi na nga iniisip pa ang mga pangangailangan ng kanyang asawa. Sa uli, ang mga kasinungalingan ni Michael ay nagdulot lamang para wala nang matira sa kanya, kundi pagsisisi at malaking paghihirap sa buhay. Kasi talaga namang sinayang niya ang kanyang mga pagkakataon at ipinagkanulo ang tiwala ng mga pinakamalalapit sa kanya. Kaya naman wala na siyang maayos na relasyon sa kahit na sino at nasira na rin ang kanyang pangarap. Ngunit meron pa palang sorpresa ang tadhana para sa lalaking ito na naglalayong mapagkumbaba pa siya ng higit kaysa dati at bayaran niya ang sakit na idinulot niya kay Anna. Sa isang napakainit kasi na tanghali, habang abala sa may intersection, narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Michael! Michael! Lumingon siya at nakita niya ang isang makinis na Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi niya. At laking gulat niya, nakuupo sa loob ang dating asawa niya na si Anna. Napakaganda ng itsura nito na parabang isang artista. Ang buhok niya ay lumilipad kasabay ng simoy ng hangin. Anna? Ito ang mga unang salita na binitiwan niya. Ikaw ba talaga yan? Nautal niya pang sabi. Buong pagmamalaki namang ipinakilala ni Anna ang kanyang dalawang maliliit na anak. Ako nga Michael at ito ang mga anak ko. Anunsyo niya. Halos hindi makapaniwala si Michael sa laki ng pagbabago ng kanyang dating asawa. Pagkatapos ng kanilang divorce, tiniis ni Anna ang pagdurusa dahil sa kanya. Ngunit nakahanap siya ng aliw at suporta sa kanyang pamilya. Determinado na muling buuin ang kanyang buhay, itinuloy niya ang kanyang edukasyon at nagpursigo siya para sa kanyang sarili. At ang pagpupursigi nga niyang ito ay tuluyan ngang nagbunga ng napagandang premyo. Matapos niya kasing mapag-aral ng economics and finance, tuluyan siyang gumaling pagdating sa mundo ng negosyo na nagdulot para makuha niya ang mga mata ni Richard. Isang mayamang lalaki na nagmamay-ari ng mga bangko na talaga namang humanga sa kanyang lakas at ambisyon. Tuluyan na rin namang namulaklak ang kanilang pagmamahalan at nakabuo sila ng isang masayang pamilya at nagkaroon pa nga sila ng dalawang anak. Ang buhay ni Anna ay naging tila ba fairy tale, puno ng pagmamahal at paggalang ang natatamo niya mula kay Richard at kagalakan naman mula sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang kaligayahan, si Anna ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob sa kanyang dating asawa. Nababatid niya rin na nagdurusa na ngayon si Michael dahil sa kanyang mga kasinungalingan at pangmamata noong nagsasama pa lamang sila. At noong mainit na araw nga na iyon habang minamaneho ni Anna ang kanyang mga anak sa kanyang marangyang kotse, nakita niya si Michael na nasa ilalim ng ilaw ng mga trapiko. Napansin niya na nagbebenta ito ng mga candy at talaga namang masasabi ng kahit na sino na malayong malayo na ito sa pagkakakilala nila kay Michael. Kaya naman naglokas loob si Anna na ibaba ang kanyang bintana. Kawawa ka naman Michael. Nakakahiya na hindi umayon sa iyo yung tadhana.
Sad ng babae na mahahalata mo talaga ang galit sa kanyang mga boses. Pagkatapos ay binigyan niya ng 100 si Michael at bumili siya ng 2 supot ng candy para sa kanyang 2 lalaking mga anak. Tinanggap naman ni Michael ang pera na tahimik lamang. Hindi niya kayang harapin ang nakaraan. At nang tuluyan na ang maging berde ang ilaw sa stoplight, nagmaneho na si Anna papalayo. Habang si Michael naman ay naiwan na puno ng kahihiyan at pagkatalo. Iniwan ni Anna ang kanyang dating asawa at dinala niya ang kanyang dignidad. Alam niyang nagkaroon ng positibong pagbabago ang kanyang buhay. At habang sinusulyapan niya ang kanyang pinakamamahal na mga anak sa likurang upuan ng kotse, nagpapasalamat siya sa pag-iwan sa isang masakit na nakaraan at pagyakap sa isang magandang kinabukasan. Dahil katulad ng naging sitwasyon ni Anna, pwede naman talaga tayong magdesisyon ng sarili lamang natin. Pero dapat din nating harapin ang magiging resulta ng mga desisyon na iyon. At kung nagustuhan mong istorya natin sa video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.